كورنيكا مستمع الذي أمر بذلك موت أيس إنه هو هيدا مطر إنه برات ممبرز أيا نعني نعم كبرات ليون جانس كبرات مبالين بيسكال أيس anyway, complicated. The law becomes complicated. That's why kita niya dito sa gospel, dumapit yung scribe. Ang scribe po ay isang profesor. Ang Pharisee lawyer, ang Sadducee pare, ang scribe profesor. Sa struktura ng Jewish society, lumapit siya, sabi niya, Lord, anong pinakamahalaga sa napakaraming batas? Pati siya naka-confused na. Sa dami ng batas, alin ang uunahin? Sabi ni Lord, ito na, simple lang, balik tayo sa basic. Sabi niya, Hear, O Israel. Titignan natin yan. Kung ano yung ibig sabihin ng Hear, O Israel. Now, this is the first reading natin, ganun din. Nung mawala na si Jesus, nung nandiyan si Jesus, okay. Pero nung mawala na si Jesus, anong pinanghawakan ng mga Christian? Salita niya. Salita ng Diyos. Kaya sa first reading, yan ang binigay niya instruction ni St. Paul sa kanyang assistant na si Timothy. Sabi niya kay Timothy, There is no chaining the Word of God. I suffer as a criminal, being at this point thrown into chains, but there is no chaining the Word of God. Kailangan, kanya kay Timothy, huwag natin hayaan na ang salita ng Diyos ay ito ay bigyan ng band, ito ay talian. Hindi, kailangan ang Word of God ay atin pong kanya ipahayag. Bear with all of this for the sake of those whom God has chosen. If the Word of God is very important, brothers and sisters, the thing is, dapat malibat sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. We must know how to really apply it in our lives. Yun ang doon ang naging pagkukulang ng mga scribes and Pharisees. They know the law. Pero applying the law in their little daily works each day with all their heart, with all their soul, with all their mind. Now, alam niyo dito medyo insulto yung sagot ni Jesus. Kasi sagot ni Jesus, sabi niya, This is the verse. Hear, O Israel, the Lord your God is God alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your soul. Bakit insulto itong sagot ni Lord? Ang tawag po dito sa binigay ni Jesus na sagot, Hear, O Israel. Ang tawag po dito ng mga Hudyo ay Shema. Shema, O Israel. Ito yung pagkagising ng isang Hudyo. Ito yung nire-recite niya. Kung yung mga Muslim, pagkagising nila, alam niya yung mga Muslim, sabi ko nga sa inyo, copycat yung mga Muslim. Sabi. Kasi Islam is 600 years after Jesus. 600 years after Jesus, si Muhammad. No? Oh. So, yung mga Muslim, pag gumigising ng umaga, nasinko, di ba? Sa Malaysia, sigurado yan, hindi mo kailangan ng alarm clock sa Malaysia. Pag umalasin ko na yan, biglang mag-o-on yung mga tore na may loudspeaker, tawag ko yun eh, minaret. No?
ang isang simpleng mosque ay isa lang. Pero kung mayaman,